bell cut. So, yung number one mistake na nagagawa pag nagde-deworm at home, ayun yung pag nagde-deworm tayo ng once at inisip natin, yes, tama na. Patay na lahat ng worms. Hindi ko na kailangan mag-deworm pa. Wala nang worms yung mga aso ko. Ay, wrong po yun. Hindi pwedeng once lang mag-deworm. Ay, okay na. Hindi po pwede yun. Kailangan nating ulitin after 2 weeks ulit. Lalo na pag yung aso nyo ay first time niya ma-deworm. O kaya, nakita nyo na meron na ngang worm. Meron ng adult worm. And then, nung dini-worm nyo, na lumabas yung maraming worms, ay sabi nyo, yes, lumabas na po silang lahat. Pero hindi pa. Kasi meron tayong life cycle. Yung merong larva, merong adult, tsaka meron yung egg. Pag diniworm natin sila ngayon, ang mamamatay lang ay yung mga adult. Paano na yung mga itlog, tsaka yung larva na lalaki pa? Siyempre, lalaki na naman sila at sila yung next na magpapopulate. Kaya dapat after nating i-deworm ngayon, after 2 weeks, ay i-deworm uli natin. Especially sa mga puppies na nakamanan ng roundworm sa kanilang mga magulang. So, second mistake na nagagawa ay pag-a-administer ng dewormer na hindi alam yung weight ng aso. Kasi yung weight or yung kilo ng aso, doon natin na determine kung ilan yung dosage na ibibigay natin sa ating mga alagang aso. Kaya hindi advisable na magbigay yung mga, ano tawag doon, yung powder na dewormer na ginagamit sa mga baboy. Kasi nga hindi natin alam yung dosage. Pag maraming worms yung aso and then binulabog mo lang na underdose ka aso, ay syempre, magkakaroon sila ng signs na magsusuka na sila, magtatae. Kasi nga nabulabog mo yung mga worms sa kanilang chan. O kaya naman na overdose mo. Pag yung sa malalaking aso, hindi naman masyadong problem. Pero syempre sa mga puppies, nagkaroon ka ng overdose ng mga dewormer, ay hindi maganda yun. Number 3 mistake na nakikita natin ay pag-aakala ng lahat ng mga dewormer ay papareho. Pinapatay niya lahat ng mga worms. Pag ganun po ang iniisip nyo, ay mali po kayo. Iba't ibang dewormer, iba't iba yung target. Except na lang pag yung dewormer na ginagamit nyo ay all-wormer. For example, na nakikita natin na common is yung nematocyte. Nematocyte syrup na nakikita natin ay ang active ingredient niya is pyrantel. Yung pyrantel na yon ang inaapektuhan lang niya ay yung mga roundworms. Kaya yung mga tapeworms or yung mga flatworms ay hindi niya pinapatay. Kaya nagtataka kayo kung bakit pinulgan nyo naman ng nematocyte. Pero after a week, yung time nyo, may napapansin kayo na worms. Yung worms kasi na yun, possible na tapeworms, yung parang rice-rice sa mga tae, ay tapeworms. Flatworms sila, hindi kaya ng nematocyte yun. Yun na, pinulga ko naman, bakit hindi gumagana? Yun kasi is mali yung ginamit nyo na dewormer. Yung nematocyte is recommended sa mga puppies. Kasi yun yung mga first nila na nakukuhang parasite yung roundworms. Pero pag medyo nag-adult na sila, na katikim na sila ng lupa, ay siyempre palitan na natin yung dewormer na ginagamit natin ng all-wormer. So another mistake na iniisip natin ay ang pagdi-deworm lang natin according to sa schedule. So okay naman yung may schedule yung aso mo, pero pag nakita mo naman na may worms na siya, kahit hindi niya na schedule, ay i-deworm na syempre. Kasi meaning nun, marami na naman yung worms niya, kaya kailangan na natin i-deworm. Pag naka-schedule siya ng after 1 month pa, pero nakita nyo na meron siyang worms, ay syempre i-deworm na natin siya. Mas lalo ito sa mga aso na nakakalabas, na nakakatikim ng lupa, na nakakatikim ng mga, syempre, tae ng ibang aso. Kaya kailangan talagang i-deworm, lalo na pag lumalabas yung mga aso nyo. Another mistake naman, pag nagde-deworm at home, yun ay yung hindi natin sinisiguro na na-intake talaga yung mga alaga natin, yung dewormer bago natin sabihin, yes! Yes! Na-deworm ko na yung aso ko, ang galing-galing ko talaga. Mas lalo na pag yung mga binibigyan natin is tablet. Pag sinubo natin yung tablet, magaling yung mga aso, yung iba itatago nila dito, or kung saan man nila itatago, o kaya kakagatin nila tapos andun sa likod ng dila. Pero hindi nila kakainin, tapos pag wala ka na,
Ganon. May mga ganon talaga aso, magagaling. Okay naman pag hinalo mo sa food, and then yung maibang aso is pag natikman nila na may pulga dito, hindi nila kakainin yun. Okay naman kukunin nila tapos aalisin nila sa kanilang food bowl. Kaya pag nakita mo, ay, kinain niya kasi ubos yung nakalagay sa pagkain niya. Pero hindi pala kasi tinapon niya yung dewormer. Pag sa liquid naman, mas advisable na medyo sobrahan natin ng konti. Kasi yung mga ibang aso is naglalaway sila, hinuhulog nila yung dewormer dito sa kanilang side of the mouth. Oo. May ganun ding aso. Talagang magagaling ang ating mga aso. Pero syempre mas magaling kang tao, kaya syempre bantayan mo yung aso muna. And then number 6 na mistake na nagagawa pag nagdi-deworm at home, yun ay pag deworm lang ng isang aso, kahit na meron kang 5 aso. O kaya naman, i-deworm mo yung isa, pero yung iba, hindi mo sinabay na i-deworm din. Parang i-deworm mo sila after a week or after 2 weeks. Hindi rin pwede yun. Kasi yung mga aso na hindi na deworm ay pwedeng maging source din ng infection. Pag lahat sila nasa isang bahay lang, ay syempre, diba, nagsishare naman sila ng beddings, nagsishare sila ng food, kung saan yung taian nung isa, inaamoy-amoy nung isa. Kaya pag diniworm mo lang yung isa lang yung safe. Syempre, pag diniworm mo yung isa, syempre, nagtain na siya, inalis na yung worm sa kanyang katawan. Pero yung mga kasama niya, hindi pa na deworm. And syempre, aso sila, inaamoy-amoy nila yung mga tain ng kanilang kasama. Hindi natin alam kung bakit. Pero ginagawa nila yun. At pag ginagawa nila iyon, ay nagkakaroon din sila ng worms dahil dun. Kaya yung mga pet owners dyan, na pag nag-deworm sila, is yung dinideworm lang nila, ay yung mga may breed na aso nila pero nakikisalamukan naman sa kanilang mga askal, ay syempre kailangan i-deworm talaga silang lahat ng sabay-sabay para sabay-sabay na mawala yung worms. Kaya syempre pag nagdi-deworm tayo sa bahay, dapat alalahanin natin na correct dapat yung dosage, correct yung dewormer na ginagamit para sa specific na parasite na tina-target natin, and then kailangan ulitin natin after 2 weeks. Pag yung puppy mo is kaanak lang, pwede na natin silang i-deworm 2 weeks in life, and then 2 weeks again, and then 2 weeks again, and then 2 weeks again. And then every 3 months or 1 month, depende sa exposure ng mga aso mo. And then pag buntis yung aso mo, pwede mo siyang i-deworm 2 weeks before expected pregnancy, para syempre hindi niya ipasa yung worms niya sa kanilang mga babies. So, yung pagdi-deworm natin sa ating mga alagang aso ay syempre hindi lang para sa safety ng ating alaga. Safety din natin to kasi yung worms ng mga alaga nating aso ay possible na zoonotic. Meaning, na ipapasa yon sa atin. Lalo na pag hinahawakan natin yung mga aso natin, hawakan mo yung puwitan. Katatai lang niya. And then, bigla kang kumain, hindi ka nakugas ng kamay mo. Meron ka na ding worms. Especially na ito, pag meron kang baby o kaya meron kang mga kapatid na maliliit. Tapos syempre, diba, labs na labs nila yung mga dogs, hinahawak-hawakan nila. And then pag nagtai yung aso, lininisan mo pero hindi mo nalinisan ka agad. O kaya hindi mo nalinis ang husto, then hawakan ng baby mo, and then kumain na sila, hindi naghugas ng kamay. Siyempre, possible na magkaroon din sila ng worm. Kaya, importante talaga ang pagdi-deworm sa ating mga alaga para sa safety ng ating mga pets or fur babies. And then, siyempre, para sa safety din natin. Kaya, so, sa video ito, hopefully, may natutunan tayo. And then, pag nakarating ka dito sa end, yes, thank you. 1, 2, 3, come on!